Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa iyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Viva la Virgen! Viva poong Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating mahal na Birhen at ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magandang umaga rin po sa mga kapatid kong pari dito sa Quiapo, kay Father Jonathan, Father Robert, at sa ating kura paroko at rektor, Father June Sescon. At welcome din po Father Reynante Tolentino, rektor ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Palakpakan din po natin sila. Pakingitian naman po yung mga katabi at pakisabi sa kanila, magandang buhay. Maganda po ba ang buhay? Amen? Ayan po. Maganda po ang buhay, lalo na ngayon at biniyayaan tayo ng pagdalaw ng ating mahal na ina, Birhen ng Antipolo, ina ng kapayapaan at ng mabuting paglalakbay. Dinadalaw niya ang kanyang anak, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya magandang unang pagnilayan, saan ba nagsimula yung ating tradisyon na ito? Alam po ba ninyo?
ipapaalala ko po sa inyo. Nagsimula po yung pagdalaw, pagpunta dito ng mahal na Birhen dahil nagkaroon tayo ng gera noong World War II. At noong World War II, para mapangalagaan at maprotektahan ang mahal na Birhen ng Antipolo, ito ay itinago muna dito sa tahanan natin sa Quiapo, sa mahal na poong Jesus Nazareno. Itinago at pinangalagaan ng kanyang anak, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Anong magandang itinuturo sa atin ng pangyayaring iyon? Yung isa pong napakagandang itinuturo sa atin ng tagpong iyon sa ating kasaysayan at sa kasaysayan ng ating mahal na Birhen ng Antipolo, na kapag sa ating mga buhay nagkakaroon ng mga trahedya, nagkakaroon ng mga kaguluhan, nagkakaroon ng gera, meron tayong pwedeng takbuhan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At sa kanyang tahanan, sa kanyang piling, tayo ay makakatagpo ng kapayapaan. Yung kapayapaan na ibinibigay ng ating mahal na Birheng ng Antipolo, ito ay nagmumula sa kanyang ugnayan at pananatili sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ito po'y paalala sa ating mga buhay na kapag meron kayong nararamdaman ng mga kaguluhan, kung hindi pang labas kaguluhan sa inyong mga kalooban, takbuhan ninyo ang ating Panginoong Jesus gaya ng ginawa ng ating mahal na Birhen. Meron po tayong pwedeng maging takbuhan. Dahil kung minsan, alam naman po natin, kapag nagkakaroon ng mga problema yung ating mga buhay, yung isa sa mga tendency po natin ay tumakbo papalayo sa Diyos, magtampo sa Diyos. Panginoon, bakit ganito yung mga nangyayari sa akin? Tapat naman po ako sa inyo. Bakit niyo ipinapadala itong mga kaguluhang ito sa buhay ko? Araw-araw naman akong nagdadasal. Yun, mga pagdududa at pagtatanong na iyon, inilalayo tayo paunti-unti sa ating Panginoon. At nawa, huwag yun yung ating patuloy na gawin. Matuto tayo sa ating mahal na Birhen. Sa panahon ng kaguluhan, hindi siya tumakbo papalayo sa ating Panginoon. Bagkus, ang Panginoon ang naging takbuhan niya. Ganon din po yung paalala sa atin. Palagi ang maging takbuhan ang ating poong Jesus Nazareno, ang tahanan niya dito. Palaging manalangin, palaging tumakbo at makipag-usap sa kanya sa pananalangin. Dahil ang Diyos palaging darating para kalingain tayo at bigyan tayo ng pag-asa. At katulad ng Birhen, tayo rin nawa ay maging mga anak ng kapayapaan, nakakapagdala ng kapayapaan sa mundo dahil natagpuan din natin yung kapayapaan na ibinibigay ng presensya ng poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Kaya ang una ko pong imbitasyon sa inyo, kapag may mga pinagdadaanan po kayo, punta po kayo dito. Hanapin po ninyo ang ating Panginoong Jesus. Kapag nagkakaroon ng pag-aaway sa inyong pamilya, iharap nyo po sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Kapag nagkakaroon ng pag-aaway sa inyong mga asawa, iharap po ninyo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kapag nagkakaroon ng mga pasaway ng mga anak, ilapit po ninyo sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ayain nyo po sila dito sa ating dambana upang mabigyan ng kapayapaan ang inyong mga buhay. Lalo na po sa ating mga relasyon, yun po yung paanyaya sa atin. Kaya huwag po kayong magulat siguro kung minsan ayain na kayo ng inyong kapwa naglilingkod o kapwa mananampalataya na magsimba. Baka may kaguluhan din sa inyong mga buhay. Dalhin po natin ang bawat isa sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ikalawa pong magandang ating pagnilayan sa pagdating po ng ating mahal na Birhen, yung una niyang pagdating, alam po ninyo, yung una niyang pagdating ay magulo. At anong magandang mapagnilayan pa natin doon? Hindi ho ba kapag alam natin na magulo yung sitwasyon ng mga buhay natin, yung mga ina, hindi mapalagay. Yung mga ina,
hahanapin ang kanyang mga anak para alagaan din, para tulungan, at para samahan. At marahil ganun din yung ipinapakita ng unang pagdating dito ng mahal na birhen. Gusto niyang samahan sa kaguluhan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Gusto niya tayong samahang lahat, magkasama sila, nasasamahan tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. At ito po yung pangalawang paanyaya sa atin, na kapag tayo sa ating mga buhay, nakakaranas sa mga kaguluhan at mga problema, tayo nawang mga pamilya ay tunay na magsama-sama. Huwag tayong mag-iwanan kapag nasa gitna na ng kahirapan. Mas lalo tayong lumapit sa isa't isa. Mas lalo tayong kumapit sa isa't isa. At bilang isang pamilya, tayo ay manampalataya at kumapit sa ating Panginoon. Huwag po tayong mag-iiwanan bilang mga pamilya. Iyon po siguro yung ikalawang mahalagang pinapaalala sa atin ng pagdalaw ng ina sa kanyang anak. Patuloy nating samahan ng bawat isa, lalo na sa mga panahon na tayo ay nasa harap at gitna ng mga kadiliman at mga problema. At ang ikatlo pong mahalagang ipinapaalala sa atin at napakagandang pagnilayan sa ating taunang ginagawang tradisyong ito. Alam naman po natin, taon-taon dumadalaw ang ina sa kanyang anak at ang anak inihahatid pabalik ang kanyang ina sa kanyang tahanan sa Antipolo. Wala naman pong nangyayaring gera na ngayon, pero patuloy natin itong ginagawa. Ano pong mahalagang paalala sa atin? Na patuloy nating dalawin yung mga taong mahalaga sa atin, hindi lamang sa mga panahon na tayo ay may problema, hindi lamang sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa bawat panahon ng ating mga buhay, nawa patuloy nating bigyan ng panahon yung mga taong mahalaga sa atin para iparanas at palaguin yung ating mga ugnayan at pagmamahalan. Kahit na walang mga problema, pwede tayong magsama-sama para palaguin yung ating ugnayan at pagmamahalan upang sama-sama tayong dalhin ang bawat isa sa kapayapaan at kaligtasan. May dahilan po kaya patuloy nating ginagawa ito para paalalahanan tayo na nawa sa bawat taon, sa bawat tagpo, sa mga tagumpay natin sa buhay, puntahan natin din ang ating Panginoon at ang ating mahal na Birheng Maria. Tatlong bagay po na napakahalagang patuloy nating alalahanin at pagnilayan upang tayo ay sama-samang makapaglakbay ng matiwasay patungo sa buhay na walang hanggan. Nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isa pong kwento, sa pag-uusap po na aking naranasan. Sa katunayan po, kakabalik ko lang po galing Aklan. Dinala po namin yung Nazareno sa Aklan. At marami pong simbahan ang napuntahan at nabiyayaan po ng presensya ng imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. At may isang lola, ako pong nakausap. Ang sabi po niya, "Salamat po, Father, dahil dinala po ninyo dito ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa katotohanan po, sa TV ko lang po nakikita ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno ng Quiapo. At nagpapasalamat po ako dahil pangarap ko po talaga na makita ang imahe po ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ako naman po ay walang kakayahan para makapunta ng Quiapo. At hindi na rin po kaya ng aking katawan na maglakbay pa patungong Quiapo. Ngunit ngayon, dinalaw po kami ng mahal na poong Jesus Nazareno. Maligayang maligaya po ako. Punong-puno ng pag-asa yung aking buhay. Nawa, marami pa po kayong madalhan ng poong Jesus Nazareno." At nung aking humili po doon sa isang parokya sa Aklan, ipinaalala ko po sa kanila, patuloy tayong dadalawin at pupuntahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, nasaan man tayo, upang bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng
kaligtasan at kapayapaan sa ating mga buhay. Kahit na umalis yung imahe ng Poong Jesus Nazareno, patuloy siyang dadating sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Eucharistia, sa pamamagitan ng pananalangin sa kanyang ngalan, sa pagsasama-sama natin, patuloy na dumadating ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. At ito po yung gusto kong iwan na hamon sa bawat isa sa atin. Kung ano po yung kapayapaan, kaligtasan, kapanatagan, pag-asa na naibigay sa pamamagitan ng ating pagpaparangal sa mga imahe ng Mahal na Birhen at ng Poong Jesus Nazareno. Nawa, yung ating mga buhay din, ito yung maibigay sa mundo. Yung bawat isa sa atin maging mukha ng ating Diyos na pwede nilang matakbuhan kapag sila ay nakakaranas ng paghihirap. Pwede nilang matakbuhan para magabayan at masamahan sila sa mga paghihirap na dinadanas nila sa ating mga buhay at mga presensya na pwede nating matakbuhan para magdiwang ng ating mga tagumpay. Tayong lahat po ay presensya ng ating Panginoon. Suma sa atin ang Panginoon. Huwag po nating kakalimutan iyon. Kaya nawa maging tapat tayo doon upang ang lumabas sa ating mga buhay, yung ating mga kilos at mga pananalita, magparanas ng pagmamahal at presensya ng ating Panginoon na nakakapagdala sa atin sa kaligtasan. Viva la Virgen! Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.